gusto nating isipin na ang internet natin ay secure. Lahat naman tayo ay nakaka-experience ng local outages at shutdowns, mga panahon na ang wifi ay mahina o nawawala. Kahit pa umaas tayo ng mabigat sa mga maliliit na fiber optic cables na nagdadala ng mga internet signals sa buong mundo, siguro naman ang mga kabling ito ay hindi tayo bibiguin. Well, yun ang akala natin. Ang modernong pamumuhay natin ay nakasalalay sa paniniwalang ito dahil nakadepende tayo sa internet access para sa mga bagay gaya ng international trade at transit, pati na rin komunikasyon, edukasyon at pagtabi at pag-unlad ng viral information. Kung ang buong bansa ay mawala ng internet connection, paano mong malalaman ng ibang impormasyon tungkol sa maliliit na nunal na nakita mo sa iyong kanang kamay? Isipin mo ang lahat ng mga savvy na TikTok videos na nagtuturo sa atin kung paanong magtanim ng lettuce, lahat ng crafty na filters na nagmumorph ng ating mukha para magmukhang kakaibang mga hayop hanggang sa hindi na natin ito tuluyang makilala pa. Lahat ng yan, mawawala. Hindi lang dahil ang buong bansa ay nawala ng internet dahil sa kung sino man lang, pero ang mas nakakatakot dito, nangyari ito sa totoong buhay. Isang 75 years old na babae ang nagpawala ng wifi sa buong bansa ng Armenia. Isipin mo ang isang pangyayari kung saan ang 3.2 million na internet users ang biglang nawalan ng internet access ng sabay-sabay. Ang masama pa doon, nakatira sila sa isang bansa. Ibig sabihin, lahat sila apektado. At ito nga ang nangyari nang ang isang 75 years old na babae na kilala lamang ng publiko sa kanyang street name na Spade Hacker ay umatake. Gamit lamang isa niyang kamay, ang notorious na cutter na ito ay tinanggal ang internet service sa buong Armenia. Iniwan ang buong bansa nang walang internet sa loob ng 5 oras. Sa puntong ito, iniisip mo siguro kung paanong ginawa ng isang senior na ito ang imposibleng gawain. Siguro, nagsanay siya sa dark web, nag-aral ng ilang taon sa pangangalaga ng mga notorious hackers na may katulad niyang ominous nickname. Isa nga ba siyang master ng code o kaya naman isang computer science engineer? Parang ang pagtanggal ng internet sa buong bansa ay hindi kayang gawin ng kahit sino lamang, kahit gaano kahirap nilang subukan. Ang nakakagulat sa pangyayaring ito, well, hindi naman niya masyadong sinubukan. Ang Spade Hacker ay isang mahirap lamang na pensioner na sinusubukang yumaman sa pamamagitan ng mababaw na paraan. Sa katunayan, natanggal niya ang buong internet ng aksidente lamang. O ito lang ang sinasabi niyang ebidensya. Ang Spade Hacker ay walang alam sa ginawa niyang malaking krimen sa malas ng gabi ng Marso. Nagawang masira ng senior citizen ang internet. Ang isang pangyayaring inaakala ng madaming magaganap lamang kapag nag-login ka online. Pero ang mga sources ay sinasabing isa itong malaking misunderstanding. Ang babaeng tinatawag lamang nila bilang Spade Hacker ay naghuhukay para sa copper nang aksidente niyang matamaan ang fiber optic cable na nagkokonekta naman sa buong Armenia sa internet. Dagdag pa dito, ang kable ay makikita sa Georgian village sa Sani. Ang rehiyon na ito ay sikat sa kanilang Sani Fortress, pero mga lokal ay mahilig maghukay para sa copper na nakakapagtaka din. Ang rehiyon na ito ng Georgia ay proud na parte ng The Copper Basin at ito ay may mayamang kasaysayan sa pag-excavate ng mga mineral. Ang 75 years old na babae na pension recipient ay umamin na siya ay naghukay para sa copper at hindi inakalang mapuputol niya ang fiber optic cables. Ang spokesperson na si Georgia Yonamtamisvili ay sinasabing ang mga wires ay dapat secure at imposibleng maabot. Sinisisi niya ang masamang panahon at ang mga local na mudslide dahil dito. Pero ang mga pulis ay sinisisi ang matanda dahil inalis ito ang kable gamit ang kanyang gardening tool. Sa mga panahon ng sinasabing krimen, ang mga pulis ay nilagyan ng barricade ang lugar kung saan nasira ng babae ang mga kable na nakalagay sa ilalim lamang ng railroad tracks na unofficially tinatawag bilang fiber optic backbone ng Armenian Wi-Fi. Sinasabing siya ay kakaharapin ang maximum na 3 taon sa bilangguan para sa kanyang krimen. Pero pinakawalan din siya dahil siya ay matanda na. Matapos hiwain ang mga essential internet cables gamit ang kanyang gardening tools, iniwang walang internet nito ang milyong-milyong katao at kinasungan siya ng destruction of property. Pero hindi sigurado kung siya ba ay na-convict o hindi, o nasintensyahan ba siya o kahit ano pa tungkol dito. Ang nakakapagtaka, ang kanyang storya ay hindi pinalabas sa mga major news headlines sa loob ng 4 na taon. Sa taong 2015, ang walang pangalang ginang ay may lumabas na larawan at sinabi ang side ng kanyang kwento. Ang kanyang official statement ay maikli lamang pero malinaw. Ang sabi niya, hindi ko alam
kung ano ang internet.